So nandito ka sa video na to dahil gusto mong dumami ang views mo. Kapatid, nasa tamang video ka. Maraming salamat sa pagbisita. Tama yung nabasa mo sa title. Ngayong video na to, ang pag-uusapan natin ay kung paano dadami yung views ng mga video mo. Siguro iniisip mo, nako John, konti lang kasi subscribers ko, kaya konti lang talaga nanonood ng video ko. Brad, nagkakamali ka. Kahit konti lang ang subscribers mo, pwedeng dumami ang views ng mga videos mo. Kailangan mo lang gawin yung mga tricks na ibibigay ko sa inyo ngayon. Handa ka na ba? Lagi niyong tatandaan mga kahumista na lahat ng mga YouTubers ay nagsimula sa wala rin mga views yan. At lahat yan nagsimula rin sa ginawa mo na nag-sign up ka sa YouTube at wala pang subscribers. Pero nakakaingit noon, dami-dami nilang views ngayon. Bakit nga kaya? Itong mga tricks na ibibigay ko sa inyo mga kahumista ay makakatulong talaga kung paano dadami yung mga views ninyo. Minsan napapaisip kayo, no? Pinaghirapan ko namang maigi yung video na ginawa ko. Alam ko maganda to eh. Alam ko sa sarili ko maganda yung video. Nothing. Pero pag ginawa mo yung mga tricks na ituturo ko sa inyo ngayon, malamang dumami na ang mga views ng mga video niyo. Unang trick na pwede natin gawin para dumami yung mga views, at yung madalas na hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin, is yung title. Tama yung narinig mo, kahonista, dapat sa title pa lang, interesting na yung video mo. Ang mga kailangan mo i-consider sa paggawa ng title, syempre unang-una, dapat catchy. Pag sinabing catchy, yung tipong mapapapindot talaga at manonood talaga yung mga potential viewers sa video mo. Pwede mo rin gawin na yung title mo is related sa mga video na sikat na may kinalaman at katulad din ng content ng video na in-upload mo. Kapag kasi ginawa mong related yung title ng video mo sa mga sikat na video na may katulad na content nung sayo, malamang mapunta rin sila dun sa video mo. Pwedeng habang pinapanood yung sikat na video, yung video mo nasa ilalim ng video niya at pwedeng i-recommend yung video mo at papanoorin naman yung video mo kasunod. Paano nga ba ginagawang catchy ang title ng video? Ito yung mga naobserbahan ko mga kahonista na talagang nagiging interesting yung video kapag ganito nagsisimula yung mga title ninyo. Kapag tutorial yung video, pwede mong simulan sa how to, or sa Tagalog, pwede mong gawing paano, or para mas ma-curious sila dun sa video mo, pwede mong lagyan sa simula ng secret. Alam nyo mga kahonista, ang mga Pinoy ay ilikas ng mga chismoso. Alam ko yun kasi chismoso Ganun talaga ang nature ng mga Pinoy. Mahilig tayong kailangan ko si Maren, usisahin yung mga bagay na wala naman tayong kinalaman. So pag nilagyan mo ng how to, paano, or secret, mas maraming potensyal na manonood sa video mo. Bibigyan ko kayo ng example, ikumpara natin pa lang yung mga title mo. Kunyari ang content mo ay pagluluto. Piliin nyo kung yung pinaka-interesting or pinaka-catchy sa mga title na to. Nagluto ako ng adobong baboy. Paano magluto ng adobong baboy? Secret technique sa pagluluto ng adobong baboy. Revealed. Kung papansin ninyo mga kaunista, yung tatlong titles na yan, ay pare-pareho lang naman ang content, pero pinaka-interesting, yung dalawa sa dulo, lalo na yung pinakahuli, kasi mas nakaka-curious. Meron kang malalaman na hindi mo pa alam dati. Nakuha nyo. Ang goal mo sa paggawa ng title ay ma-curious yung mga tao at i-click yung video mo. Advance ako mag-isip. Yung next trick na ituturo ko sa inyo ay isa sa mga trick na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin kapag bago ka pa lang na content creator. Thumbnail. Napansin ko mga kaunisa na kapag ako mismo ay naghahanap ng video na gusto kong panoorin, mas attracted ako kapag yung thumbnail ng video ay makulay, malinaw, at interesting. Yung tipong pagkakita mo pa lang ng thumbnail kahit hindi mo mabasa yung title ay napapaklik ka na para panoorin yung video. So kailangan nyo talagang pagtuunan ng pansin ay yung thumbnail. Napakalaking porsyento kaya kiniklik ng mga tao yung video natin ay dahil sa maganda at interesting at attractive na thumbnail. Ikumpara nyo itong mga thumbnail na to. Ano para sa inyo ang mas interesting sa dalawa na yan? Kayo mismo yung makakasagot. So huwag nyo kakalimutan na dapat yung thumbnail natin is attractive. Next trick, huwag nyo kakalimutan to mga kaunisa na every time nag-upload kayo ng video, kailangan lagyan nyo ng tags. Sa mga hindi nakakaalam kung para saan ang tags, ang purpose ng tags ay para yung video mo ay may connect at may relate
sa mga video na katulad niya. Kung ang video mo ay may kinalaman sa makeup tutorial, kailangan mo lagyan ng mga tags na tungkol sa makeup. Kung ang video mo ay may kinalaman sa pagmumotor, kailangan mo lagyan ng mga tags na may kinalaman sa pagmumotor. Isa pa sa magandang technique, mga kaunista, ang ilagay mo na tags ay yung pangalan ng mga YouTube channel, ng mga sikat na YouTube channel na may kinalaman dun sa klase ng content ng video mo. Halimbawa, makeup tutorial yung video mo, ilagay mo sa tags yung pangalan ng mga sikat na makeup tutorial vloggers. Sa pamamagitan nun, pwedeng i-recommend ni YouTube yung video mo sa community na mahilig sa mga ganong klase ng video. Nakuha mo yung point? Advance ako mag-isip. Kaya napaka-importante ng tags, tambakan nyo ng mga tags yan, mga kaunista, kasi pwede naman talagang marami yan. Mas marami kang tags na ilalagay, mas malaki yung chance na i-recommend yung video mo sa iba-iba klase ng community. Ang pelikulang ito ay rated PG. Next trick para dumami yung video mo, huwag na huwag mong kakalimutan maglagay ng description. Yung description ay isa sa dahilan kung bakit nasi-search yung mga video natin. Kung ano yung mga ilalagay mo sa description ay makakatulong kapag nire-research yung video mo. Katulad nga ng example ko kanina, kunyari how to cook adobo. Ilalagay mo sa description mo yung mga words na how to cook adobo, paulit-ulit mong ilagay na may kinalaman sa pagluluto ng adobo yung video mo. In that way, kapag may naghanap dun sa search bar ng YouTube ng how to cook adobo, isa agad yung mga video mo sa pwedeng i-recommend ni YouTube sa kanila. Halimbawa, ang video mo is paano pumuti ang kilikili, di ilagay mo sa description paano pumuti ang kilikili, at ilagay mo rin sa tags paano pumuti ang kilikili. Pag nilagay mo yung mga words na yun, pag may naganap sa YouTube ng paano pumuti ang kilikili, maniwala ka sa akin, gaunista, lalabas yung video mo. Advance ako mag-isip. And finally, wag na wag mo kakalimutan, maglagay ng hashtag. Kasi isa sa mga way na paghahanap ng tao ng video sa YouTube is through hashtag. Ang hashtag, nilalagay yan sa bandang baba ng description. At kapag in-upload mo na yung video, lalabas yung hashtag na yun sa ibabaw ng title, sa bandang ilalim ng video. Pero paalala lang, mga kaunista, yung mga binigay ko sa inyong tricks ay mga paraan lang para i-view ng tao yung video nyo. Pero kahit gaano kaganda yung title mo, kahit gaano kaganda yung thumbnail mo, kapag hindi maganda yung mismong content ng video mo, bali wala rin. Nalalaman kasi ni YouTube kung gaano katagal pinanood yung video natin, at pag nakita ni YouTube na matagal siyang pinapanood, lalo na kapag tinatapos yung video mo, mas nire-recommend ni YouTube yung video mo sa iba-ibang tao. So nandun na tayo, ang ganda ng title mo, ang ganda ng thumbnail mo, may hashtag ka, lahat ng mga sinabi ko nilagay mo. So binyo nga yung video mo, ang problema hindi naman pinanood ng mahaba kasi mismong yung content mo ay hindi maganda. Lahat ng tricks na binigay ko sa inyo ay para ma-attract lang yung tao, para i-click at panoorin yung video mo. Pero nasa iyo pa rin yan. Nasa iyo pa rin kung gaano katagal papanoorin ng tao yung video mo para malaman ni YouTube na maganda yung video mo. Lagi niyong tatandaan, mga kaunista, na kapag nagsimula nang i-recommend ni YouTube ang video mo dahil nakita niya na matagal itong pinapanood, doon na magsisimula na lalong dumami ang viewers at subscribers mo. Again, dito sa YouTube, nagkakatalo pa rin talaga yan sa ganda ng content. Mga kaunista, sa video na to, at sana lahat tayo dumami ang views at matutunan natin yung tamang pamamaraan para dumami yung views. Kasi kahit anong promote mo ng video mo, kung yung mismong content mo ang hindi maganda, ay wala rin talagang mangyayari. Maraming salamat sa 103,000 na kaunista. Maraming salamat sa inyo lahat. At kung hindi ka pa isa sa mga kaunista, ano pang iniintay mo? Pindutin mo na yung subscribe button at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko. At kung nagustuhan mong video na to, huwag mong kalimutang i-like at mag-comment ka sa baba para alam ko na nandiyan ka pa. Kaya maraming salamat, mga kaunista, hanggang sa susunod na pagkikita. Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Naisip mo ba kung posibleng i-promote mo yung sarili mong channel? Whoa. What's up, yo guys? It's me, Rochelle, and welcome back sa aking YouTube channel. Whoa. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para hindi na magalit yung mama ko. Whoa. And for today's vlog, ay i-share ko sa inyo yung mga pwede niyong gawin para ma-promote ang sarili niyong channel. Whoa. Naisip mo ba kung posibleng i-promote mo yung sarili mong channel? Whoa. Posible ba yun? Pwede ko bang i-promote yung sarili ko ng libre at walang binabayaran?
Whoa! Ang una niyong pwedeng gawin ay i-share niyo yan sa Facebook group. Uy, madali lang, di ba? So ngayon na-share ko na agad, di ko na panonood yung video na to. Whoa! Alam ko naman ang halos lahat tayo, ito ang ginagawa. I-share lang sa Facebook group, kahit saan group, i-share ko yan. Pero wait lang, tama ba yung ginagawa mo sa tingin mo? Whoa! Magpakatotoo tayo dito. Kung saan pa yung mga group na mga YouTubers daw na group, pero never nagsuportahan. Hindi sinuportahan yung isa't isa. Diba? Yun yung totoo eh. Whoa. Ang gawin mo, tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung content na ginagawa ko? Ano ba? Anong klaseng content ba to? Random ba? Tulad ko, gulugulong ng tao? Or skincare? Mga beauty, keme, ganyan. At ang sunod mong gawin, sumali ka sa mga group na related tungkol sa content mo. Kunwari, ang content mo, skincare. So, sumali ka sa mga group na skincare. Okay? Pang mga skincare. Hindi yung nagpapaputi ka, pero ang group na pinag-sharean mo ay mga new YouTubers group, sub-to-sub group, support-support group, MME support. Hanapin mo yung group na kung saan sila mismo ang magiging interesado sa content mo. Ano ba yung content mo? Kunwari tungkol sa pagpapaputi. Wow. Wala tayo na. So kunwari, pagpapaputi ang group mo. Sumali ka sa mga skincare group. Sobrang dami niyan. As in, sobrang daming Facebook group. Lahat na ng klase ng Facebook group meron. Or i-share mo like, oh, ito guys, ito yung experience ko sa product na to. Gusto kong i-share sa inyo kung gaano siya ka-effective. Tapos, preview ng video. Yun. Ganon mag-promote sa Facebook group. Na-try mo na ba mag-comment sa mga vlogger na halos kapareho mo ng content? What? Yan ang pwede mong gawin at yan ang sunod kong ituturo sa inyo. At bakit ko naman gagawin yun? So, ayun ka na. Nagre-ready ka na. Mag-comment ka na sa kapwa mo, YouTuber. Guys, hag-tuhag tayo. Hindi. Wag ganon. Kunwari na lang itong video ko na to. May mga tanong kang makikita. Eh, halos parehas tayo ng content. Tungkol sa mga YouTubers, mga gusto magsimula, ganyan. At may tanong, bakit hindi ikaw ang sumagot? Sagutin mo lahat ng tanong na meron dyan. Giniagawa. At bakit ko naman gagawin yon, di ba? Bakit ko naman gagawin yun? Oh, no! Gagawin mo yon kasi magtataka sila. Magtataka sila kung bakit marami kang alam. Bakit nga ba marami tong alam? Kasi kiklik ko ngayon yung channel mo at makikita ko na may mga content ka rin na katulad sa akin na makakatulong sa mga kapwa YouTubers. At syempre ngayon, for sure, konti na lang yung taong walang social media. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, lahat ng classes, stories, i-share mo. Tapos na yan, i-share na lang. Sa Instagram, pwede ka rin mag-upload, di ba? Ng stories, pwede ka rin mag-share. Tapos gamitan mo ng mga hashtag. Hashtag. Lahat ng klase ng hashtag. Pero dapat relevant yon sa content mo, sa post mo. Yeah, dapat connected siya. Parang connected lang. Gumamit ka ng TikTok, meron dyan 1 minute na pwede mong i-preview yung vlog mo. Kasi di ba may FYP kung kani-kanino yan lumalabas, pati nga yung mga ibang subscribers ko, nakikita ko lumalabas sila sa FYP ko, di ba? I-share mo sa sarili mong FB. Sa Instagram, sa bio, ilagay mo dyan, isa kang content creator. Sa Facebook, ilagay mo dyan, yung mga bio-bio na yan, lagay nyo kung ilang subscribers na kayo, or kung gusto nyo, kung anong tawag nyo sa pagiging vlogger nyo, mga ganun. Effective din tong gawin. Sumali ka sa mga group chat kung saan pare-pareho kayo ng mga content na ginagawa. Ay, hindi naman yung sobrang kopyahan na. Kumbaga, pare-pareho kayo ng interest. At syempre, gumamit ka ng tamang YouTube tags. Ayan. Tinuro ko na to dati. Sa Tube Buddy, yan, makakatulong yan sa'yo para matarget mo yung mga talagang viewers mo. Ito ay sa tong effective tool. Wow, tool. Na may gumawa nito, naalala ko, sa aking FB group. Meron kasi akong FB group na tumutulong sa mga baguhang YouTubers, ayan, pero hindi na siya ganun ka-active kasi, di ba, hindi naman ako active. At ang ginawa niya ay nag-paid ad siya at mabilis siyang nakuha yung 4,000 views and 1,000 subscribers. Bukod sa effective yung video niya, maganda yung content niya, the best.
At syempre, gumamit siya ng paid ads. My budget. Susunod, ituturo ko yun sa inyo. Pero comment down below kung gusto nyong matutunan yung paid ads. As low as 50 pesos, pwede mo lang i-promote yung channel mo. Whoa. And that's it, guys. And I believe that black is beautiful. Sige, ako yung too much. Too much is dirty. Whoa.